Hello everyone! For today's video guys, I will show you guys kung paano ba natin itrim ang ating mga YouTube live stream after uploaded. Nowadays, mostly sa mga uploaded videos sa aking channel ay mga YouTube tips at tutorials. But sometimes, I do live streaming also. But after ng aking live streaming, ay ina-unlisted ko ito. But what if my part ng live stream ko ang gusto kong i-upload? Usually, ang ginagawa ko before ay dina-download ko ito at i-trim sa KineMaster bago i-re-upload ulit. But because of that, nawawala ang lahat ng mga engagement sa live stream na iyon. Ang the best way para hindi mawala ang lahat ng mga engagement sa live stream na iyon ay gamitin ang YouTube editor mismo. Paano? Tara na, samahan niyo ako sa aking computer screen. By the way, if you are new here at di mo pa ako kilala, I'm MJ Dime. I love to share some tips about YouTube para sa mga gustong mag-grow ang kanilang mga channel. I do some basic tutorials too, like how to use your mobile phone sa pag-i-edit ng inyong mga YouTube videos para sa mga CP user na kagaya ko. So, ayun ka guys, andito na tayo ngayon sa aking computer screen. Let's start guys. Proceed na tayo sa ating Google Chrome. And then, as you can see, pupunta, click YouTube. And after clicking YouTube guys, andito na tayo sa ating channel. Punta ako dito sa my YouTube Studio. And after YouTube Studio guys, punta tayo dito sa ating mga content. Itong content na to guys. And punta ako dito sa aking live stream na gusto kong i-trim. As you can see, di ba marami ako, mamimili ako dito ng aking mga live stream na gusto kong i-trim. Example ito guys, i-press ko lang itong lapis and then dito ako pupunta sa my as you can see dito sa baba, dito sa details, dito sa baba nito my customization, analytics, editor, comments. So pupunta ako dito sa my editor. So kung nakikita nyo dito sa taas guys, my trim. So ang gagawin ko is i-press or i-click ko itong trim. Ayan, nakikita nyo may blue na siya, di ba? So, ang gagawin ko, ito, i-move ko lang to siya. Ayan, titingnan ko kasi alam ko yung part na to. Ito guys, pwede nyo siyang palakihin para makita nyo. Ayan, diba? Para makita nyo kung alin sa part ng inyong video ang inyong i-trim. So, sa akin kasi, alam ko dito hindi pa to siya okay. So, ang gagawin ko dito ay ito siya, i-ano ko siya dito hanggang dyan kasi inaayos ko pa yung aking minus ko po na para usually naman kitang-kita ko naman siya. So hanggang dito. Okay. So ayan siya. So sa akin okay na siya. Pagdating kasi dito, I think parang okay na yung aking audio hanggang dito. Ayan. So ang gagawin mo dito is kung nakikita niyo dito sa baba, may nakikita kayong split, clear all or end preview. Next na i-click nyo guys itong preview. So, ganun lang siya guys. Naka-trim na po iyan. And then, i-save nyo lang siya dito. Ayan, i-save nyo yan. The original version of your video is stored when you save. So, you can undo your edits, learn more. Yan. It might take a few hours for your changes to apply during that time. Yeah. Viewers will see the current version of the video. Take few hours para ma-okay na siya, para ma-apply yung bagong duration ng aking live stream. Then, viewers will see the current version of the video. So, ang mapapanood na ng aking viewers, pag i-public ko to siya, yung aking live stream na to, ay yung ano guys, yung current na ginawa ko. Kung saan, wala na yung intro dito, kung saan inaayos ko yung sirang audio ko. So, you won't be able to make another changes to the video. So, I cannot do other, di ba? Hindi na ako makakapag-edit. Hindi ko na siya ma-edit uli. So, ang gagawin ko is i-save ko siya. So, video is being processed. Please check back later. So, pwede ko na siyang i-check later kung okay na ang aking video. So, ganun lang siya kabilis guys ang mag-trim ng ating mga video. Kung may mga hindi maganda, usually talaga nagkakaproblema tayo sa intro ng ating mga live stream, nag-aayos tayo ng ating mga audio sa ating mga live stream. So, as you can see kasi sa akin last Sunday, yung live stream ko ay hindi maganda ang aking audio, napakahaba ng oras. So, may part kasi doon na gusto kong i-upload. So, ayun, ganun lang siya guys. I-trim lang natin yung pangit na part ng ating live stream and then pwede natin siyang i-upload or i-public. Kasi usually, ang aking mga live stream ay naka-unlisted. So, ayun na lang guys. Maraming salamat! So that's it for today's video guys. Hopefully may natutunan kayo sa video ng ito. And now, hindi nyo na i-download ang inyong mga video para hindi mawawala ang mga engagement nito.
just trim it, gamitin ang feature ng YouTube Studio, ang kanilang editor. So, ayan guys, maraming salamat. Anyway, if you like this video, please do like and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye!